Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Ang tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ate, si Vince po, boyfriend ko. Magandang gabi po. Upo ka. Tita, di ba siya po yung nagtitinda ng buko juice sa Dalia? Talaga? Oo, siya yun. Pinamahala pa po ng mga magulang ko yung pagtitinda ng buko juice sa akin. Sandro, Shaira, pumasok na sa kwarto niyo. Gabi na. Katulog na kayo. Apo. Paano nga kayo nagkakilala? Mag-classmates ba kayo ni Patricia? Hindi po. Madalas lang po sila bumibili ng buko juice sa akin. Ah, pero siguro naman nag-aaral ka. Simula po nung nag-second year high school ako, tumigil po ako kasi kailangan po dahil magkasunod pong namatay yung nanay at tatay ko. Dederetsahin na kita, ha? Hindi kita gusto para sa kapatid ko. Ginagapang kong pag-aaral niyan para umasenso siya. Kasama na doon na makahanap siya ng edukado at lalaking may sinasabi sa buhay. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na, tapusin niyo yung relasyon niyo. Layuan mo ang kapatid ko. Ginagawa ko naman po lahat na makakaya ko para makaahon po kami sa buhay. Para po maging karapat dapat po kay Patricia. Narinig ko na yan. Ate. Ate, mahal ko si Vince. Nagmamahalan kaming dalawa. Sinabi ko na rin yan dati sa asawa ko eh. Tingnan mo, iniwan din ako. Katulad ng pag-iwan sa atin ni tatay. Kaya ikaw, Patricia, huwag kang tutulad sa kapalaran namin ni nanay. Tingnan mo nga, oh, kahit gusto ko magkaroon ng mas magandang trabaho para sa mga anak ko, hindi ko magawa, di ba? Dahil wala akong tinapos. Ibayin niyo naman po sana ako. Hindi ko po magagawa sakta ng kapatid ninyo. At handa po akong gawin ang lahat para patunayan sa inyo na mahal ko po ang kapatid niyo. Bumalik ka na lang kapag may pagmamalaki ka na. Pero ngayon, hayaan mo munang abutin ni Patricia ang mga pangarap niya. Makakaalis ka na. So yung mga deliveries every kailangan airport sa akin, ha? Sige, okay na to. And then balik mo na lang sa akin mamaya. Labs, may nakita akong magandang location para sa bagong branch natin. Talaga? Eh di, sige, tingnan na natin. Baka mamaya may makakuha pang iba eh. Akalain mo nga naman, Labs, ano? Napalago natin itong negosyo. Sana nga lang nakita ito lahat ni ate. Sana ma-proche sa akin. Kaya malungkot, darating din tayo dyan. Hindi naman niya masasabi nagmamalaki tayo sa kanya. Eh, siya nga itong taboy ng taboy sa atin sa tuwing lumalapit tayo eh. Nga pala, Labs, may mga bagong taong darating. Mabibigyan natin ng trabaho. Kaya tayo binibless ni God eh. Kasi hindi ka madamot sa kapwa mo. Alam ko kasi yung pakiramdam na walang-wala ka talaga eh. Kaya hanggat maaari, hanggat makakatulong sa mga taong kapuspalad na tulad ko, igagawin ko talaga. Kapal din naman pagbumukha ninyo magpakita dito, eh, no? Hindi na ba kayo nahiya? Nawala si Mama dahil sa inyo! Hindi niya matanggap na pinagpalit mo siya sa lalaking yan! Namatay siya ng masama ang loob! Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Hindi ko gano'n sumayaan ito kay ate. Hindi na mababalik ng sorry mo ang buhay ni Mama. Kaya umalis ka na! Umalis ka na! Nakakita kami ng tumor sa iyong brain na mahirap gamutin. It's an aggressive type of cancer called glioblastoma. Cancer po, Doc? Baka naman po nagkamali kayo. Well, pwede kayong humingi ng second opinion sa ibang doktor. May iba pa po ang paraan para kumalik ako. Kung sakali, oh,
gano'ng katagal na lang ko pa yung itatagal ko. Kung hindi maaagapan, sa laki ng tumor at type nito, matagal na ang 8 months. But there are treatments available para mapahaba natin ang buhay mo. Tanin nyo, may cancer siya. At hindi na maganda yung kondisyon niya. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Kung pwede sana, mapagbigyan nyo na siya. Namamatay si Mama. Pinutuloy namin ang relasyon namin sa kanya. Kahit anong oras, pwede na siya mawala. Sana mapatawad nyo na siya para kahit paano gumahan yung loob niya bago siya lumisan sa mundong ito. Sa laki ng kasalanan niya kay Mama, dapat talaga hanggang dulo magdusa siya. Makakaalis ka na. Nakakaabala ka na kasi dito. Eh, yung tita ninyo, baka pwede niyo mapagbigyan pa. Kahit sandaling oras niyo lang. Ano, hindi ka ba talaga aalis? Umalis ka na! Ayaw namin makita yung tita namin! Wala na kaming pakialam sa kanya! Wala na kaming pakialam sa'yo, lalo na! Aran. Salamat sa pagpuna ng saya, sa kalungkutan at pangungulila ng puso ko, dulot ng matagal ng pag-iisa. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Sa wakas, matatawag na din kitang asawa ko. Mamahalin kita hanggang sa magpahanggang wakas. Napasaya mo ako. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, papauni ko ang pagmamahal mo. Mahal. Nang mahal kita. Asawa ko. Sa ngalan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng simbahan, pinagtitibay ko ngayon at binabasbasan ang iyong pag-iisang dibdib. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kung inaakala mong mabibilog mo yung ulo namin, nagkakamali ka. Alam namin pinakasalan mo lang si tita kahit malubhano yung pakiramdam niya. Para lang sa yaman niya. Pare-parehas natin alam na hindi totoo yan. Mahal ko ang tita ninyo. Ngayon kung may natitira pakirespeto sa kanya, umalis na kayo. Oportunista! Alam namin na ginamit mo lang ang tita para makaahon ka sa hirap. Kung ano ang meron kami, pinaghirapan namin mag-asawa yan. Huwag nyo nang hintay na ipagtabuyan ko kayo. Kung di nyo nagawang respetuhin ang burol ng nanay ninyo, hindi ko hayaan na gawin nyo yun dito. Umalis na kayo. Wala kang karapatan sa kahit anuman meron si tita. Kami ang legal na kamag-anak. Babawiin namin lahat ng kinuha mo. Idedemanda ka namin. Sinong oportunista sa atin ngayon? Pagkatapos siya sa itakwil, mag-aabol kayo ngayon ng mana? Sige, magdemanda kayo. Sa kahit anong korte, harapin ko kayo. Siguro mahirap lang ako at wala akong pinag-aralan. Pero mayaman at tunay ang pagmamahal ko kay Patricia. Nagsumikap kami para makapagtapos siya at makapagpatayo ng sarili namin negosyo. Kaya bawat sentimo meron kami ay katas yun ng paghihirap namin mag-asawa. Wala na akong pakialam sa pera at ari-arian. Kung gusto ninyo, kunin nyo na yung lahat. Pero huwag nyo lang sisirain ang magagandang alaala namin. Mahal na mahal ko siya. Pinapuran sina Sandro at Shaira ng mababang hukuman. Ipinagpapawalang bisa ng korteng ito ang pag-iisang dibdib ni Vince Hernandez at Patricia Cruz. So ordered! Tori, salamat. Thank you. Kung aalis po kayo, aalis na rin po kami. Kaisa po namin kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag kayong umalis dito sa Coconut House. Huwag na huwag niyong pababayaan dahil hindi pa tapos ang laban.
Aapila pa ako sa korte. Ano to? Ano tong kumpulan na to? Siguro naman, malinaw na sa'yo na wala kang lugar dito, di ba? Nagdesisyon na ang korte, kaya sa amin to. Sana hindi niyo na lang ginawa to. Dahil hindi naman ako magdadamot sa inyo. Hindi naman ako ganit kagaya ninyo para kamkamin ang lahat. Hindi mo kami mauuto gaya ng pag-uto mo kay tita? Aalis ka dito o ipapapulis ka namin? Aalis ako dito dahil nire-respeto ang desisyon ng korte. Sa ngayon, pero tuloy pa rin ang laban. Kamusta ang kaso natin? Nanalo tayo! Sinilala ng korte ang legalidad na kasal ninyong dalawa ni Patricia. Kaya maaari mo na makuha ang lahat ang ibinandar ninyong mag-asawa. Maraming salamat, ha? Maraming salamat, attorney. Tama ang Court of Appeals. Sabi ng Korte Suprema, ang pagpirma sa sertipiko ng kasalan ay kailangan lang upang matanggap ito bilang ebidensya o katibayan ng kasalan. Ang pagkawala nito ay di nagpapawalang bisa sa kasal. Basta merong seremonyang naganap kung saan nagpahayag sa harap ng pari o sino mang may otoridad na magkasal at dalawang ninong o ninang ang mga partidong may kakayahang magpakasal na tinatanggap nila ang isa't isa bilang mag-asawa. Hindi rin mapapawalang bisa ang kasal kung walang affidavit ng pare o taong namuno sa seremonya na nagsasaad na ang kasalan ay ginanap sa bingit ng kamatayan ng isang partido. Kaya hindi kailangan ang lisensya. Hindi makatarungan sa mga partido na pawalang bisa ang kanilang kasal dahil lang sa kakulangan ng pari, lalo na't ang kasalan ay naganap ng biglaan. Kaya talagang may karapatan si Vince sa mga pag-aaring naiwan ni Patricia. Shaira, sinabi ko naman kasi sa'yo na magpalit na tayo ng abogado bago tayo umapila sa Supreme Court. Pero nakinig ka ba? Hindi! Ang hina kasi dumiskarte. Pera na nga, naging bato pa. Ano tayo? Nga! Tao po. Ang ginagawa mo dito? Ano, magmamayabang kang nanalo ka? Ano yan? Patunay ito na kayong bago may-ari ng isang branch ng Coconut House. Bakit mo ito ginagawa? Hindi namin kailangan ng awa mo. Dahil yun ang gusto ng tita ninyo nung nabubuhay pa siya. Bilang pagtanaw sa malaking utang na loob na ginawa ng mama ninyo para sa kanya. Kayo na lang ang nalalabi niyang pamilya. At kahit kailan, hindi niya ginustong talikuran kayo. Ang pinagtibay ng ating kaso ngayon na higit na mahalaga ang tamang pamamaraan, nilalaman o substansya kaysa sa forma ng ating mga gawain upang alamin kung ano ang tama at legal. Kahit na sa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.